magsalansang may aking kinikilala. Patawarin yari kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal o Diyos, sangayon sa iyong kaganda. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumayo rin. Patuloy po tayo sa diwa ng Kwaresma, pagtitika at pagbabalik loob. Sinisikap natin mabalikan kung ano ang pinakamahalaga sa buhay. At ang tanging pinakamahalaga ay ang ating kaugnayan sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, aminin natin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinapanauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad di ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang siyang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. At ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama.
upang sundan niya ang kanilang payon, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon laging namumunga sa kapanahonan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hanging umihi. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahama. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Sa kanyang puso matapat ng salitang nagbubuhat. Sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyag ay aanhing ganap. Nagpupuri kami sa sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong na uhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon, nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham. Kapiling si Lazaro at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpakasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy, inaaliw siya rito. Samantalang ikaw na may nagdurusa, higit sa lahat, iniligay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparyan at ang mga narihan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipamanhik mo sa inyo, papuntahin si Lazaro sa aking mga ama, sa bahay ng aking ama, sabat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila
at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung may pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at mga propeta, hindi niran nila paniniwalaan kahit may isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating pagbasa po, ang ultimo nating destinasyon. Hades ba? O sa piling ni Abraham? Sa ating unang pagbasa, Jeremias. Kung nagtitiwala ka sa tao, kung nagtitiwala ka sa sarili mong kakayahan, anong description ni Jeremias dito? Para kang lupang tigang, para kang lupang tuyot, parang lupang uhaw, isang disyerto, walang mabubuhay sa disyerto. Init at kamatayan. Ngunit sa kabilang dako, kung ikaw ay umaasa sa Panginoon, ikaw ay parang halaman na katabi ang batisan, ang iyong mga dahon ay lumalago, tumutubo, umuunlad, lumalaki, berdeng-berde, luntian, at may punong, may bunga ka, ang punong kahoy mo, ang mga prutas mo ay matatamis, delisyoso, masasarap, sapagkat katabi mo ay batisan. Paalala, ito rin ang description sa ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Yung mayaman, magaganda ang damit. Ha? Mamahalin siguro yan. Ha? Yung kumikintap, kumikislap. Mahal yan, ha? Branded yan, ha? Hmm? Binili dun sa mga alam na natin, mamahalin. At sinabi dito, saganang sagana sa pagkain araw-araw. Maraming putahe. Para bang buffet. Araw-araw. Ha? Sarap ng buhay, no? Eh, yung pulubing si Abraham, si Lazaro, maraming mga sugat. Naghihintay na lang niyang may mahulog na mumo sa hapag ng mayaman kung may mumo, alam niyo ba yun? Diyos ko. Ha? Sana may mahulog. Eh, kinakain yata ng mayaman. Busog na busog, bondat na bondat. Ha? At yung pati, yung aso din, ha? Yung aso ni Lazaro. Di ba yung aso, naghihintay ng buto na may bahulog? Wala rin. Dinidilaan na lang niya yung sugat ni Lazaro. Yan ang sa lupang ibabaw. Ay, ano yung sa kabila? Ba, sinundo ng mga anghel. At nasa tabi ni amang si Abraham. Ba? Okay, ah. Habang yung mayaman, napakainit dito. Mahilig mag-utos. Ay. Pakiutusan mo nga si, ba, itong mayaman ito, at talagang kahit na dahil sa Hades, ha? Nag-uutos pa. Pakiutusan nga si Lazaro na palamigin kasi napakainit dito. Di ba may expression? Pinapaypayan yung sarili. Alam na po natin yung aral, ha? Mga kapatid. Kung nagpakasarap na tayo dito, nag-enjoy na tayo dito, ay baka hindi sa kabila.
ang halimbawa ni Jesus, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay maging atin. Samahan natin si Jesus sa kanyang kahirapan, sa kanyang tiis, sa kanyang kamatayan, pag-aalay ng sarili upang matamasa din natin ang tagumpay, ang panalo, ang pagwawagi ng kanyang muling pagkabuhay. Sa tulong ni Maria ni San Jose, may santo po para sa araw nito si San Patricio ng Irlandes. Nawa po maisabuhay natin ang misteryong Paskwal ni Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbabahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Tugon po natin, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga materyal na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob. Idinalangin namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 na paghahanda para sa pagkabuhay, upang ang ginagalap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming iniahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak na ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan, niahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinaali namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Patricio ng Irlandes, ni San Juan Bautista at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa lahat ng kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinapakinabang naming paghahain ay namamalagi nawa sa aming gawain at ang magpatibay sa aming ginaganap namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kailan yung angka na nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala ng mga pangalan sa binyang na ikaw ang iibig at paglilingkod ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo din. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.